Good day mga ka-sports natin dyan. Ating kikilalanin ang limang mga sikat na balibulista at tinagurian ngang superstar sa kanilang panahon. Superstar noon pero bangko na ngayon. The Philippines Sports presents mga dating balibulistang superstar noon pero ngayon ay babad na nga sa bangko. Sino-sino ito mga ka-sports natin dyan? Inyo nang makikilala sa vlog natin na ito na kung saan sa kanilang panahon ay talagang namayagpag ang kanilang karera pagdating sa larangan ng volleyball. At masasabi natin na talagang superstar din sila ng kapanahunan nila. Pero pagdating nga dito sa pro ay binangko na ang mga ito. Sino-sino ito? Makikilala na ninyo ang limang mga sikat na super babad na talaga ngayon sa bangko. Pero bago ang lahat mga ka-sports natin dyan, kung bago ka muna sa aking YouTube channel at ngayon ka palang napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang ating notification bell para lagi kang update sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! Top 5 na dating sikat na balibulista noon na ibinababad na sa bangko ngayon. Volume 1. Narito na nga, inyo nang makikilala. Unahin na natin dyan mga ka-sports ang napakasikat at talagang tinagurian na Queen Running Spike. Walang iba yan kundi ang ating nag-iisang Micah Ortiz. Yes mga ka-sports natin dyan, si Micah Ortiz ay namayagpag ang kanyang karera noon pagdating sa larangan ng volleyball lalo higit sa UAAP. Kung saan nga mga ka-sports natin dyan, nang nasa UST siya ay isa nga siya sa mga pinakasikat pagdating nga sa kanyang signature attack, ang kanyang running attack. Dahil kitang-kita natin mga ka-sports natin dyan na talagang nahihirapan silang i-block si Micah Ortiz dahil isa nga ito sa mga pinakamagaling na middle blocker at middle attacker. Sumika talaga si Ortiz at hindi natin niya maikakaila ng kanyang kapanahunan sa UAAP. At pagdating naman sa kanyang individual awards ay talagang hindi natin talaga maitatanggi na super galing ni Micah Ortiz at pinatunayan niya na yan ng kapanahunan niya. Nang panahon niya sa UAAP Season 74 ay naging best middle attacker siya. At nang panahon niya naman sa Shakes V League 10th season first conference ay naging best middle blocker uli siya. At sa Shakes V League ulit ng season 11 ay naging best middle blocker uli siya. 2016 naman sa PSL ay muli siyang nakasungkit ng award bilang second best middle blocker. 2021 naman sa Philippines National Volleyball Federation Champions League for Women's ay muli siyang nakasungkit ng award bilang second best middle blocker. At take note mga ka-sports ha, madalas siya noon mag player of the game at sobrang laki ng kanyang nagiging score. At nang panahon niya sa UAAP kasikatan noon ng De La Salle ay napataob ito ng kupunan nga ni Micah Ortiz at nagkaroon nga sila ng gold medal award. At syempre kasama dyan ang kanyang mga veterana rin na mga kako-teammate noon na sila Rhea Di Makulangan, ang kanilang magaling na setter na ngayon naman ay nasa PLDT, at ang kanilang pinaka-co-star player na si Aisa Maiso Fontillas na ngayon naman ay nasa Petrogas Angels na namamayagpag pa rin ang kanyang karera sa larangan ng volleyball. Sa batch nga ni Micah Ortiz ay iilan na nga lang sila ngayon na naglalaro ng volleyball or active dahil ang karamihan ay retired na at ang iba naman ay hindi nakuha para maglaro sa pro. Mabilis nga nagkaroon ng offer itong si Micah Ortiz sa Photon Tornadoes ng kapanahunan niya 2016 ay nakapasok nga siya dito dahil sa kanyang angking kagalingan ng kanyang paglalaro nga sa volleyball ng kanyang collegiate time ay kilalang kilala talaga siya kung kaya hindi siya nahirapan na makuha nga sa iba't ibang team. 2016 nga nang nanatili siya sa Photon at nang hanggang 2022 ay nasa Cherry Tigo siya. Kasi magkaisang company lang po yan ang Photon at Cherry Tigo kung kaya halos yan talagang nag-alaga sa karera nga ni Micah Ortiz
pagdating nga dito sa pro. Ngunit pagkatapos nilang mag-champion sa Cherry Tigo at pagkatapos na mabunyag nga na break na sila ni Jaja Santiago, ay tuluyan niya nang nilisan ang Cherry Tigo at napunta nga siya sa Choco Mucho Flying Titans sa nasabi nating taon ng 2022 at hanggang sa kasalukuyan ay nananatili siya sa UB Team. Bagamat nasa Choco Mucho Flying Titans ngayon, itong si Mike Ortiz, ngunit hindi siya nararamdaman ng kanyang mga fans dahil nga tuluyan nang ibinangko itong si Mike Ortiz at natatakot nga ang kanyang mga fans na baka tumanda na lang ito na naka-bench. Kita naman natin ang panahon niya kay Coach O at panahon niya ngayon kay Dante Alensunurin ay talagang hindi rin siya ipinapasok sa loob ng court. Ipasok man siya, sobrang dalang at napakabilis pa. Maraming nagsasabing nga ng mga fans ni Micah Ortiz maging ang netizen na sinasabi sayang daw ang galing ni Micah Ortiz, dating superstar sa UAAP sa kanyang team na UST, pero sa ngayon ay babad na babad siya sa bangko. Kayo, anong masasabi nyo kay Micah Ortiz? Comment lang sa baba. Dumako na tayo ngayon sa pangalawa, mga ka-sports natin dyan. Dating sikat na sikat, ngayon ay super ibinabangko na nga. Walang iba yan kundi ang ating nag-iisang Pau Soriano. Nang panahon ni Pau Soriano sa Adamson Lady Falcons ay kitang-kita natin ang kanyang galawan ay sobrang taas nga ng percentage. Kahit mga ka-sports natin dyan, matangkad noon si Dindin Santiago Manabat at itong si Jaja Santiago ay hindi nga yan umubra sa kagalingan ni Pau Soriano as a middle blocker. Dahil nakipagsabayan to kay Santiago sister or sa Santiago sister, kahit matatangkad ito ay hindi nga ito nagpadaig si Pau Soriano, kung saan nga mas angat nga ang Adamson ng panahon nilang yan sa collegiate time kaysa nga sa Santiago sister na team na NU Bulldogs. At syempre dahil sa kagalingan ni Pau Soriano sa paglalaro ng volleyball ay marami rin siyang nasungkit na award maging sa kanyang collegiate time na yan at maging dito sa pro sa kanyang pagpasok sa PSL ay sobrang dami niya rin nakuhang award rin. At nanatili na nga siya sa Creamline Cool Smashers team hanggang sa kasalukuyan. Okay naman itong si Pau Soriano sa PVL. Dahil wala na ang PSL, nasa PVL na siya ngayon. At kita natin na sobrang ganda naman ng kanyang nilalaro noon mga unang Creamline pa mga ka-sports. Ngunit nang pumasok na nga si Janet Panaga at pumasok na nga rin ang ating Celine Domingo, Risa Sato, ay nawala na nga ng pwesto ang ating Pau Soriano, kung saan ay hindi na talaga natin nga siya nasisilayan sa loob ng court at madalas na nga siyang nakabench. Bangkong-bangko talaga ito mga ka-sports. Sa lahat ng bangko na masasabi natin superstar ng panahon niya sa kanyang collegiate career ay namamayagpag ang kanyang kagalingan as a middle blocker, dito naman sa Creamline ay sobrang nababad na talaga siya sa bangko. At mukhang malapit na magretiro si Pau Soriano, ay talagang bangko na ito mga ka-sports natin dyan. Dahil nga tulad ng sabi ko, ay hindi na nga siya masyado ipinapasok sa loob ng court. At baka nga nakalimutan na siya ng ibang mga baguhan ngayon na nanonood ng volleyball. Baka hindi na nila kilala ang dating superstar ng Adamson na si Pau Soriano na sobrang sikat noon pero super bangko na nga ngayon. Maraming nasasayangan ng mga fans ni Pau Soriano dahil hindi ito masyado nagagamit, dahil alam naman natin na sobrang taas rate ang percentage nito as a middle blocker. Well, mga ka-sports natin dyan, wala naman tayo yan magagawa dahil ang nagdesisyon naman yan ay ang ating Coach Sherwin Mendezes. Baka may plano naman sa kanya si Coach Sherwin at baka mabigla tayo kapag pinasok siya sa loob ng court. Abangan na lang natin si Pau Soriano kung magsashine pa rin ba siya sa loob ng court kung sakasakaling magiging lineup uli siya or isama sa first six. Pero sa tingin ko ay mukhang malabo na ito. Kayo, anong masasabi nyo kay Pau Soriano? Comment ka na sa baba. At syempre, narito naman mga ka-sports ang ating pangatlo, walang iba yan kundi ang dating superstar noon ng Ateneo, ang ating Dizzy Herbacio. Sikat na sikat noon, superstar nga sa Ateneo, pero babad sa bangko na rin siya sa ngayon. At masyado nga talagang ibinabad na si Herbacio at hindi na natin siya nasisilayan sa loob ng court, at minsan na nga lang siyang ipasok ni Coach O sa Petrogas Angels, nga siya nananatili sa ngayon. Alam naman natin
na sobrang dami talaga na award na natanggap rin ni Dizzy Herbacio ng kapanahunan niya sa kanyang collegiate time. At syempre dahil sa kanyang kagalingan ay nakapasok rin siya sa iba't ibang mga team. Sa katunayan nga mga ka-sports, naging first 6 lineup naman siya sa Vancouver last. At syempre marami pa siya mga napuntahan na iba't ibang team at kinuha nga rin siya sa F2 Logistics. Ngunit mga ka-sports natin dyan, sa ngayon ay lumipat na naman si Dizzy Herbacio at kasalukuyan ay nasa Petrogas Angels nga siya. Masasabi natin mga ka-sports natin dyan na talagang hindi naman ganoon nabangko talaga itong si Dizzy Herbacio. Pero dito naman sa Petrogas Angels, dito na talaga siya ibinabad na ng todo sa bangko. Simula sa F2 Logistics siya nagsimula na nababad siya sa bangko, at dito mas lalo sa Petrogas Angels ay mukhang wala nga siyang place para nga ma-line up nga siya sa first 6. At magamat magaling talaga itong si Dizzy Herbacio, sorry na lang talaga sa kanyang mga fans, at mukhang wala talaga sigurong balak ang mga coaches na kumuha sa kanya para nga ilinya siya sa first 6. Dahil kahit sabihin natin na nag-shine siya noon sa UAAP sa kanyang collegiate career at isa nga siyang superstar sa Ateneo, dito sa pro ay mukhang hindi na ganoon ka-level up itong si Dizzy Herbacio. Dahil nga kung magaling ito, sana ay palagi siyang ipinapasok sa first 6 at hindi siya ibabangko. Babad na babad talaga sa bangko si Dizzy Herbacio. Number 4 na babad sa bangko mga ka-sports, dating superstar ng Ateneo rin at dating kasamahan rin siya ni Dizzy Herbacio sa lineup, at pares nga sila nakasama sa first 6 sa Ateneo Blue Eagles, kung saan naman ay namamayagpag rin ang karera ni Cayetano, dahil nga isa nga siya sa mga pinakamaraming fans na tinitilian noon dahil nga sobrang galing ng time niya sa collegiate career niya. Pero mga ka-sports natin dyan, ang angking kagalingan na iyan ni Phil Cayetano ay hindi nga nagtuloy-tuloy, dahil nga ng pagpasok niya sa pro ay hindi natin siya nasisilayan na kasama siya sa first 6. Bagamat nasa malakas siyang team na Creamline Cool Smashers, ay babad naman siya sa bangko. Pero at least ngayon ay ipinapasok na rin siya para nga mag-serve. Pero sa kanyang services nga mga ka-sports, ay maganda naman ang kanyang ipinapakita dahil magaling nga itong mag-serve si Cayetano. Pero mga ka-sports, ang umaasa talaga na mapasama pa siya gaya nga ng nasa Ateneo time niya bilang star player nga sa first 6 lineup, ay mukhang malabo na to, dahil nga mukhang dito na talaga magre-retiro si Cayetano sa kanyang pagiging service specialist. Kayo, anong masasabi nyo kay Phil St. Merced Kainglet Cayetano? Sa tingin nyo ay tama ba na ito na lang ang kanyang posisyon? Mag-comment naman kayo sa baba para sa inyong reaksyon kay Cayetano. At mapunta nga tayo sa panglima na talagang babad na babad sa bangko. Walang iba yan mga ka-sports natin dyan, ang dating superstar din ng Ateneo, ang Spikers nga na si Joanna Maraginot. Kung saan nga itong si Jo Maraginot mga ka-sports natin dyan, simula noon nasa Ateneo siya ay palagi nga siyang kasama sa first 6. At dahil nga mga ka-sports may angking kagalingan naman itong si Jo Maraginot, nang pagkatapos niya ng 2018 hanggang 2019 sa Ateneo ng kanyang pag-exit, ay napasok nga siya sa pro at napunta nga siya sa Perlas Spikers. Napunta rin siya sa Bali Pure at sa kasalukuyan ay nananatili siya sa Akari Chargers. Kung saan mga ka-sports natin dyan, mukhang dito na rin ata magtatapos ang kanyang karera pagdating nga sa larangan ng volleyball, dahil hindi na nga siya masyado ngayon nagagamit ni Coach Jorge. Kung saan nga mga ka-sports ay babad na rin si Jo Maraginot sa bangko. Bagamat ng mga unang lineup nga ng Akari Chargers ay binigyan man pang pagkakataon itong si Jo Maraginot para nga makasama sa first 6, ngunit mukhang malabo na ata itong maulit dahil marami na nga ngayon bagong recruit na mga bagong players din na galing sa UAAP, kung saan nasasapawan na nga itong si Jo Maraginot. Sayang talaga mga ka-sports ang kagalingan ni Jo Maraginot, dahil nga nabababad lang siya sa bangko. Yun nga mga ka-sports natin dyan, ang malungkot sa mga fans nga ni Jo Maraginot na talagang hindi na natin siya nasisilayan nga na mapasama pa nga sa first 6, at hindi natin siya nakikita nga na ipinapasok nga ni Coach George Sousa de Brito. Mukhang magre-retiro na rin to na talagang nasa bench siya. So yun nga mga ka-sports natin dyan, ang ating lima
na mga magagaling na balibulista na dating superstar ng kanilang kapanahunan sa UAAP, pero dito nga sa pro ay ibinabad na lang sila sa bangko. Kayo, anong masasabi nyo hinggil sa issue natin na ito na talagang babad na babad nga sila sa bangko? Deserve ba nila to? Mag-comment na lang kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. At syempre, abangan pa rin ninyo mga ka-sports natin dyan ang part 2 nga ng ating limang mga magagaling na dating star player ng kapanahunan nila pero dito sa pro ay bangko na nga sila. Ito ay part 1 pa lang, may susunod pa tayo sa part 2 na lima rin na mga superstar at magugulat kayo kung bakit sila ibinangko ng mga coach. Yan muna ang pinakalitest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng kaganapan pagdating sa chika sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.